So, yo, what's up? Dito tayo ulit sa JG Paradise. So, take tayo ulit ng video para hindi humaba yung video natin, para hindi tayo mareklamo. So, dito tayo sa question and answer natin. So, pumili lang ako ng ilan, pero araw-araw nga mag-upload ako para mahabol ko yung mga nagtatanong, is masagot natin din, malaman nyo kung bakit namamatayan kayo ng guppy. So, share ko sa inyo yung mga natutunan ko dito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong nyo. So, ayun nga, umpisa na tayo sa unang question natin from Elvis John Bautista. Yun, magdadalawang buwan na guppy ko, hindi pa rin nagdadrop. So, matagal na yan, yung dalawang buwan. So, baka naman kasi malaki lang yung chan, puro egg lang yung laman. Then, wala, hindi na pe-fertile yung egg dun sa babae. So, try mo, magdagdag ka ng male. Hindi naman basta-basta na i-stress ang babae natin kahit sobrang daming lalaki. Sa dalawang buwan na yan, sobrang tagal niyan. Kung hindi naman egg laman ng babae, ng female mo, is baka may sign siya ng dropsy. O kaya naman is bloated. So, i-diet natin yung isda natin. Huwag natin masyadong bigyan ng pagkain para umimpis yung chan, makita mo kung buntis ba talaga siya o hindi. O kaya naman, magpalit ka ng lalaki kasi baka hindi, sundot na sundot yung lalaki, hindi naman nakakabuntis. May mga bawag din kasing guppy. So, ayun, yun yung sagot kayo, sa'yo, Elvis John Bautista. Then, dito tayo kay DJ Sak Genita TV Channel. So, ito yung tanong niya, kapag newborn, kakain na ba ng BBS? Yun, after 3 hours na pinanganak ang mga pry natin, mga newborn, after 3 hours, kumakain na sila. Then, mas maganda first feed sa kanila is live foods. So, BBS, o kaya naman, magnadap niya. Yung magnadap niya naman kasi, yung newborn lang yung ipapakain nyo, yung gagamitin nyo. Kung meron kayong moina na malinis, pwede rin yung magna moina. Ay, ano, moina dap nyo pala. So, pwede naman yun. Then, kung wala kayong live foods, pwede naman na fry booster ni Wachupong, o kaya naman yung Artemia ni Wachupong. So, ito siya yung pinakita ko kanina. Yun. Nakakabili na ito sa kahit isang reseller ni Wachupong. Yun. Yung sagot ko sa iyo, DJ, sa after 3 years na pinanganak sila, kumakain na sila. Then, dito tayo sa third question natin kay Raymond Abela. Yun. Posible po ba, boss, na may parasite sa loob ng buntis na female tapos kakainin yung fry? Yun. Totoo yan. Posible. Kasi yung sa akin, napatunayan ko na yan. Gulat ako, kala ko may patay na kiti-kiti yung aquarium ng breeder ko. Kasi nakita ko yung mga parang kiti-kiti is merong meron siyang tinik-tinik, meron siyang ulo nung isda, yung fry, yung skull. Makikita mo talaga na isda talaga yun eh. So nilabas siya ng female na wala ng laman, wala ng buhay kasi kinain na siya ng parasite sa loob ng tiyan ng female. Yun, posible kasi yun na syempre kaya kaya pumapahit yung female natin na may internal parasite kasi kinakain ng internal parasite yung mga kinakain ng guppy natin. Kaya pagka mayroong internal parasite yung guppy natin, huwag tayong magpapakain ng live foods para gayon walang makain yung internal parasite sa loob ng female. Then, kung hindi nyo siya binibigyan ng live foods, yung female, gamutin nyo na yung guppy nyo. Lagay kayo ng bawang. Yung bawang na maliit, ikat nyo lang sa 2.5. Ikakat nyo yun. Yung hati nyo sa kalahati. Pag nahati nyo sa kalahati, ilagay nyo lang sa tubig ng ng mga breeder nyo. So, automatic, kinabukasan, water change kayo. Then, sa gabi, lagyan nyo ulit siya ng bawang para hanggang sa mamatay yung internal parasite. So, mga 4 days, magaling na agad dyan. Then, yun, i-breed nyo na ulit para hindi masayang yung binili nyong isda. So, posible yun na magkaroon ng
posible na kainin ng internal para ng parasite sa ano, yung mga fry sa loob. Posible 'yung kasi yung female ko nanganak siya. Kala ko kitikiti. Kala ko kitikiti yung kasama niya. Nung titigan ko mga tinik pala ng mga fry, mga wala nang laman. So posible 'yon kasi nakita ko na eh. Kung hindi ko nakita, sasabihin ko sa iyo, posible. So nakita ko kasi, kaya posible na 'yon. So ayun yung sagot ko sa iyo, Raymond Abela. Then kay Faith Canlas 'yon. Bakit po may puti na nakadikit sa gapi ko? Anong puti 'yan? Kung mga maliliit naman na puti-puti, ano siya? White spot. So nakakuha 'yon sa parasite din, pero hindi sa internal parasite. Magkaiba kasi 'yun eh. So yung parasite na 'yon, yun yung mga maliliit na lumalangoy sa tubig natin na kumakapit sa isda. Ngayon pag kumapit 'yon sa isda natin, mangangati sila, then hanggang sa mag-start sila na magkaroon ng mga puti-puti. Then hanggang sa sakupin na yung buong katawan nila, hanggang sa ma-stress sila, hanggang sa mamatay na. So ang paggamot nito is kailangan natin ng warm water. So kung wala tayong warm water, kasi ulan ng ulan, malamig yung tubig. So i-treat natin to na lagyan din natin ng konting bawang. So ang bawang naman to, ilalagay natin yun tuwing gabi. So mawawala yan mga 5 days, wala na yung white spot. So lagyan natin sila sa mababaw na tubig lang. Yun, marami kasi minsan hindi tumuumahal sa sinasabi ko, yung mababaw na tubig. Totoo yun, kasi kung hindi totoo yun, sobrang lalalim ng mga tubig ko dito. So, ayun sagot ko sa iyo, Paint Canlas, sana nakatulong. Then, dito tayo kay Dumbo Ears. Yun. Nakakabuntis ba ng baang ribbon na gapi? So, ang mga ribbon na male, hindi totoong nakakabuntis yan. So, kailangan mo talaga dito is non-ribbon, na may jeans ng ribbon. Kasi kung ang mga ribbon is nakakabuntis, sabi kasi nila, pagka sumundot daw yung ribbon, naglalabas daw ng sperm na pumapasok daw sa female. Hindi totoo yun, kasi kung totoo na pag naglabas sila, then automatic yung sperm na nilabas nila pupunta sa loob ng tiyan ng female. Hindi totoo yun, kasi kung totoo yun, ang pag-breed na ginagawa ngayon is nakahiwalay na lang yung mga female para maiwasan ng bubuli yung female. Para maiwasan na bugbugin niya yung male, para maiwasan bugbugin niya yung female, pag-iwalay na lang, lalagyan na lang lambat. Kasi total naman, pag naglabas ng sperm yung lalaki, papasok sa tiyan ng babae. Hindi totoo yun. Kailangan mo pa rin ng non-ribbon para makabuntis yung gapi mo. Pagka bumili ka ng ribbon na strain, kailangan mo ng non-ribbon. Hindi ano, huwag kang papayag na ibibigay sa'yo is non-ribbon. Tapos sasabihin sa'yo, makakabuntis yun. Pinaglolo ka nun. Hindi totoo yun. So yan yung sagot ko sa iyo, Dumbo Ears, hindi totoo na nakakabuntis ang mga ribbon na lalaki. So yung iba kasi sabi nakabuntis daw. Baka nung bago mo i-separate yung mga babae, nasundot na yun ang mga non-ribbon. Yun, huwag natin lokohin yung kapwa natin, then yung sarili natin. Huwag natin lokohin yun. So yan yung sagot ko sa iyo, Dumbo Ears. Then dito tayo kay Renzo Soriano. Yun. Okay lang ba maulanan yung mga daphnia? Yun, hindi okay yun. Kasi pagkaumulan, sa taas ng acid ng rain, ng ulan, acid rain, mamamatay yung mga mga daphnia natin. Kahit mag na yan, kahit moy na yan, basta naulanan yan, mamamatay yan. Lalo na yung mga pagkain nila, yung mga green water. Pagka yung green water naman, nabaksakan ng tubig ulan, automatic, kinabukasan, wala na yung green water. Yun, wag natin hayaan na maulanan yung daphnia natin. So pag umulan, natakpan na natin. Yun, hindi lang sila mamatay sa ulan. Pag umabaw kasi yung pinaglalagyan nila, kinabukasan wala na sila doon. Nasa lupa na, kinain na ng langgam. So hindi dapat naulanan yung mga magda-daphnia natin or moy na. So kung huli kayo sa mga wild, after umulan, pag tumingin kayo sa mga wild, wala kayong makikita kasi namatay na sila. Babalik yun pagka hindi na umulan, kasi yung mga itlog na naiwan nila doon is mapipisa na. So sila na yung panibagong makikita nyo doon. So ayun yung sagot ko sa iyo, Renzo Soriano. Dito naman tayo kay Aldrin De Luna. Paano pag-alaga ng ABT, yon ng pride? Araw-araw kasi may patay.
So hindi lang dapat pray ang inaaral mo na alagaan. So dapat inoobserba mo yung pag-aalaga mo kung bakit sila namamatay. Kasi iba-iba tayo ng setup. Mahirap sagutin yung tanong mo kasi nga madali lang naman mag-alaga. Ang problema, paano tayo mag-alaga, di ba? So ang hirap sagutin ito, turuan man kita ng pag-aalaga pero hindi ko alam kung paano mo sila inaalagaan, di ba? So sa akin lang, suggest ko lang sa iyo, magsta ka ng tubig yung sobrang tagal, mga 5 days. Tapos lagyan mo ng asin para condition talaga yung tubig. Then pag nanganak yung ABT mo, doon mo lang ilagay. Then obserbahan mo sila at pakainin mo. Kasi pagkang alaga natin, hindi talaga kumakain. Lalo ng mga fry. Kasi after 3 hours niyan, kailangan kumain na yun eh. Kasi naubos na yung egg sac nila. So kailangan after 3 hours, kumain na sila para kinabukasan, malakas na sila. So may kakayanan silang maghanap ng sarili ng pagkain. So, ayun yung sagot ko sa iyo, Adrian De Luna pala. So, watch ka lang sa mga YouTube ko, baka mayroong idea ka na makuha. So, para ano, maiwasan natin na namamatayan tayo ng gapi. So, dito tayo kay Kian J. Amancio. Yun. Ilang weeks ba pwede pakainin ang fry na mag-gap niya? So, after na pinanganak sila, basta meron kang newborn na mag-gap niya or Moina, yung Moina dab niya. So, kakain na sila. Basta, maliit yung kakainin nila. Basta kasya sa bibig nila, kakainin nila yun. Kahit na after 3 hours na pinanganak sila. So, pag meron kasi mga fry na sobrang late talaga ng pinanganak, kahit BBS, hindi nila kayang kainin. So, wait mo lang mga kinabukasan na bigyan mo sila ng ano, ng green water o kaya naman na wala ang green water, bigyan mo ng Artemia. Kasi ito kasi liquid, mahalo sa tubig. So, kahit na sobrang liit ng gapi mo, is makakain talaga nila to. Kaya after 3 hours, makakain na agad sila. Kasi yun talaga yung number one na kinamamatay ng mga fry is yung gutom. Hindi ano, hindi sa sakit. Kasi ang mga fry natin, sa experience ko, hindi sila prone sa sakit. Hindi sila agad-agad nagkakasakit. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, hindi sila magkakasakit. Basta bagong panganak sila, yun, namamatay sila sa gutom, din sa stress ng pagpapanak sa kanila. Kasi pag stress yung female, hirap silang ilabas yung mga fry. So, naubusan na sila ng oxygen sa loob ng tiyan ng, ano, ng female na kailangan na nilang huminga. Kaso, naipit sila, hindi sila agad nakakalabas. So, namamatay sila. Nangyayari yun talaga. So, ayun yung sagot ko sa iyo, Kian J. Amancio. Then, dito tayo kay Fish Rider. Yun. Yung sa palayan, apple snail din ba yun? Yun, yung mga nasa palay, yung mga nasa bukid, ang tawag sa kanila is golden apple snail. Lahi sila ng apple snail. Kasi maraming klase ng apple snail eh. Kaya lang naging sikat na apple snail yung ano yung nasa aquarium kasi marami nag-aalaga. Malinis nga malinis kasi tingnan eh. Pero kung yung ano yung nasa bukid, yung nasa palayan, kukunin mo, lagay mo sa aquarium mo. Okay lang naman basta pag kinuha mo siya sa palayan, pasukahin mo muna kasi kumakain ng putik yun eh, kumakain ng mga lumot, burak. Kaya pag nilagay mo agad sa aquarium mo yun, mga lipas mga 5 minuto baka kulay itim na yung tubig mo. So paghuhuli ka doon sa palayan, lagay mo muna sa ano sa balde. Kaya mo muna siyang tumain ng tumain doon. Then pagtapos na siyang tumain, wala na siyang nakakain na dumi, lagay mo na sa aquarium. Yun, yun yung ano kasi ang tawag doon is golden apple snake. So dito naman tayo sa ayun yung sagot ko pala sa iyo, yung kay Fish Rider. So magdidilim na kasi ito na yung last question natin kay 4 place, yon. Paano maiwasan yung oil film? Yon, paano maiwasan kasi yung oil film? Iwasan din natin na overfeed yung isda natin. Like, nagpakain tayo, hindi nila kinain, ang daming nalaglag ng pagkain sa ilalim. O kaya nagpakain tayo, konti lang kinain nila, ang daming nalaglag ng pagkain sa ilalim. So, kasi pagka yung mga pagkain na yon, mataas ang fat, pagka ano yon, pagka tumagal sa tubig yon, yung pat na nandun sa loob ng pagkain is aangat. So, sila yung nagiging oil. So, pagka sobrang daming pagkain, di mo inalis,
tataas lahat yun. So, mahihirapan huminga yung isda natin na may chance na mamatay yung isda natin kasi nawawala ng oxygen. So, kailangan na pag nagpakain tayo ng 8 times o kaya 5 times, siguraduhin natin na nauubos sila yun. Hindi porkit 8 times ako nagpapakain dito, hindi ko na siguradong nauubos. Kaso minsan na pag nagpapakain ng 8 times, minsan hindi nila nauubos talaga. So, ginagawa ko, tinatanggal ko agad yun. Kinabukasan, tatanggalin ko yun. Kaya pagkaya pa ng oras ko ngayon, tatanggalin ko yun. So, yun yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng oil yung tubig natin sa aquarium. So, tutuloy natin kasi marami pang dahilan na paglabas ng oil pin. Ang lamok na kasi. So, bukas mag-vlog ulit ako. Tuloy natin yung question ko sa'yo. So, tatapusin natin to. Kaya, magbabalik ang JG Paradise. Ang laki ng lamok yan. Sakit mga gat.